guys, welcome to my channel. Welcome to my grateful garden. For today's video, guys, is magre-repat lang ako na tatlong succulents na nabili ko last Friday kasi retrieval ng module ng anak ko. And then yung school nila is malapit sa plant shop. Syempre, excited ako lumabas kasi malapit sa plant shop. Ang minsan kasi hindi ako pumupunta kasi nga sobrang daming tao. Sumilip muna ako after nung kumuha ko ng module. Pag tingin ko wala masyadong tao, siguro mga tatlo lang kami. Eh malawak naman dun. Kaya yun na, kinuha ko yung opportunity na makapaglibot-libot dun sa plant shop. Ayun, mostly ang mga stock nila is jade plant and rose cabbage. May rose cabbage na rin ako, may jade plant na rin ako, at saka may jade, ang jade plant hindi ako masyado sa jade plant eh kasi dalawang beses na ako namatayan kaya parang natotrauma ako. Pero siguro minsan magtry ulit akong bumili ng jade, try ko uling alagaan. Anyway, yun nga, tatlo lang yung mga nabili ko. Hindi ko alam kung anong ID nito, pero kung alam nyo, i-comment nyo kung anong ID. Ayan. Pero, meron kasi akong apps na picture this ng mga halaman. Ang sabi, ghost plant daw to. Ang nga pala guys, mga old stock nila, kaya mostly tanggal-tanggal na yung mga dahon nila. Kasi 30 pesos lang siya. Sinisale nila kapag siguro madaming stock tapos hindi na nabili yung iba tapos may sira na rin. So, nagsisale sila ng 30 pesos before 35. Ngayon 30 lang eh. Kaya yun, bumili ako kasi wala pa ako neto. Try kong mabuhay kahit may something na dito sa mga dahon nila. Pero tatanggalin ko yung may mga sira. Kasi mostly naman ang mga succulents ko dun galing. Yung mga old stock din nila. Tapos napalaki ko lang sila. Ayun. Tapos eto pa. Ayan. Hindi ko sure kung little jewel ang nakalagay kasi sa picture this. Hindi ko alam kung tama. And then, eto. Alam nyo ba kung anong ID nito? Ayan. Hindi ko din alam eh. Sige, eripat na natin. Kasi naka-air dry na to for 2 days. Kasi nung Saturday night ko pa to hinugasan. Saka pinutol ko yung mga ugat niya na hindi naman, parang mga lanta na rin yung mga ugat niya. Na, ito yung mga new roots na mapuputi. Ayun yung tinitira ko. Tapos, pagka wash ko, lalagay ko lang sa tissue. Pinapatuyo pa. Tapos, fina-fan ko. Fan, electric fan. Tapos, afternoon, ayun, nakaupo lang sila sa tissue for 2 days. Tapos, ngayon lang ako sinipag ulit. Siyempre, maraming mommy duties. Kaya, ayun. Tara, i-repot natin. Yung gagamitin ko sa kanilang pots, eto, mga old pot ko na rin to. Hindi ko siya, dati kasi nakalagay dito yung 10 o'clock plants, hindi ko na kasi ginamit din, nilipat ko sa kabilang plant. May natira akong ganito, kaya dito ko na lang sila ire-repat. Ito na yung mga soil ko. Napaarawan ko na rin itong mga soil ko kasi kapag nagre-repot ako, pinapaarawan ko muna yung soil mix na ginagamit ko. Kasya naman siya dito, diba? Hindi ako expert sa pag-alaga din ng succulents. May namamatayan din ako. Like yung jade plant, nakadalawang alaga ako sa kanila, pero dalawang beses ako namatayan. Kaya parang na-trauma ako sa jade plant. Hindi ko pa uli na-try mag-jade plant. Ayan. Nagsasawsaw din ba kayo ng cinnamon powder? Ako, ito yung ginagawa ko. Natutunan ko din to sa mga nag-aalaga ng halaman sa
YouTube, saka sa pagbabasa na din. Minsan kasi nagre-research din ako kung ano yung mga magagandang ano, mga care tips sa mga pag-aalaga ng halaman. And when I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple dancer, go on pizza. It's a fruit and you know that. Go on pizza. They just don't belong. Ayan guys, dito ko muna sila nilagay kasi pag morning walang masyadong araw dito. Hindi ko muna sila paaarawan for 2 weeks. 2 weeks ako hindi nagpapaaraw at hindi din nagdi-delay. Habang nagre-recover yung mga roots nila, pansamantala nasa bright shaded area sila. Ayan. I-update ko kayo guys kung ano yung mga mangyayari dito sa aking mga tinanim, sa ating mga tinanim. Sana mabuhay ko sila kahit mumurahin lang. And medyo may mga sira na, pero excited ako kapag nagtatanim ako tapos yung alam mo parang mamamatay na pero nabuhay mo, diba? Makaka-excite yung ganun. Kayo ba guys, na-excite din ba kayo pag ganun? Kasi alam mo yun, parang lahat ng effort nyo binigay nyo tapos bigla silang nabuhay talaga. Ayan, ang ganda, diba guys? Update ko kayo dyan. Ayan. Ay, pakita ko nga pala sa inyo yung ano, yung sedum ko na nagpugot ako. Ayan na siya guys. Meron na siya. Baby. May mga pop na siya. Ayan guys. So ayun na guys yung aking video. Sana nagustuhan niyo yung aking pagtatanim. Ang aking mga story regarding sa aking mga babies. See you on my next video. Please don't forget to like and subscribe. And guys, God bless us. Couldn't be friends anymore. Pineapple dancer.